Hello, big shout out everyone. Ito po ang tagapaglingkod nyo. Karoon nung nga ng Diyos, ito yung Tinet Martial Arts. Ito po ang Buhay Abaka. So yung mga, yan. Ito yung tinatawag na Tuksi. Tinan nyo yung galawan ni Master, ano, Baby Tokul. Yan. Nagsisipag yan kasi marami na siyang inaanak. Marami inaanak, napuro niya anak. Go! Hindi ka daw. Palang ini, kapatay ito daw. Yan. So, nagtanong, ano daw ang itsura ng abaka? Ito yun. Tulad lang din ng saging. So, singlaki din ang saging na kardaba. Yan. So, ito'y, again, ito'y tawag na tuksi. Yan. Kunin mo yung sa ibabaw ng parte ng bani. Proseso ng pagkuha, pagtanggal sa kanyang balat. Yan, ito naman yun sa unahan, yun ang tinatawag na hagutan. Yan, so, ito muna vlog natin ngayon. Ito ay Buhay Abaka. So, kahit pa kay Cara David, ito tinatawag na may pera sa abaka. Oo nga, may pera. So, kailangan mo talaga magpapawis. Yan, so, ito yung hagutan o tagahabi. So, yan ang itsura. Tingnan yung birador ko. Ayan, maliit pa katawan yan. Masusunod na buwan, malaki na yan. Ito'y galing sa Maynila. Ito'y ano, Tagalog na ni Tebo. Asa ka inyo ha? Pangasinan? San Pablo, Laguna? Taga San Pablo, Laguna. Dumating dito sa Mindanao. Naging hagutero na. Yan. Yan. So, ano, may isang masikap na bata, hindi nang aral. Ayaw mag-aral kasi gustong umuwi sa Maynila sila. Balak ng tatay niya, uwi sila sa Maynila. Kaya hindi na muna nag-aral. So, habang wala pa, dito muna siya sa akin nagtrabaho. Yan si Makoy. Yan. So, ito yung tinatawag na hagot. So, idadaan sa ngipin. Ayan ang ngipin. Ayan na yan. Para lang, parang suklay, pero matalas. Diyan idadaan para maging hibla. So, singlaki siya ng walis tingting pag ididaan na. At tapos nun, pag siya'y matuyo na, maliit na siya. Para siyang bangin, tinatawag namin bihon. Yan. So, yun lang kasimple ang buhay, no? Ang abaka. So, ito ang kanyang magiging hitsura. At pag magtuyo na, mas liliit pa siya. Yan, ito tinatawag namin pansitan o pansit o bihon. At ito pa yung hahatakin niya. Yan. So, kunyari ganyan, maubos mo yan. Maubos mo. Isang tao makaubos ng mga 4, may 20 kilos na yan. Pero kung mas higit pa, mas marami. Yan. So, yung dalawang tao magtatrabaho, dapat aabot sila sa 35 to 45 kilos a day para hindi po alkansi o hindi lugi sa tinatawag natin suhol. So, pero sa akin, okay sa akin na tabla-tabla lang, basta importante meron akong may bahaging hanap buhay sa kanila. So, pagkatapos ng hatakin, yan naman yung tinatawag na drying o dryer na. So, ibibilad. Isa sampay. Yan. Yan. So, ito ang sampayan na ginawa nila. Kasi doon kasi kami dati sa itaas. Lumipat na. So, yan o. Medyo lumiit na siya yung hibla. Dahil medyo tuyo na. So, hindi pa siya totally tuyo. Pag tuyo na, puputi na yan. Yan po. Laghan po, may guwa na hakot. Ready o? Ngagmay, no? Ha? So yan, pag patuyo na yan, ilagay na doon sa bodega. At yung bodega, malikom na ng marami, pwede nang ihaul o hakutin doon sa buyer. Dalhin na doon sa buyer.
Yan. Yan po ang buhay abaka. Simpleng hanap buhay po bilang isang antingirong magsasaka mangga o manggagamot. Proud po ako na marunong ako nito at sila yung tinuruan ko ngayon para matuto sila. And of course, sa awa ng may kapal, madali silang naturuan at yan. So actually, umabot sila na minsan tatlo, apat sila dito. Ngayon, dalawa na lang yung natira. Dalawa na lang yung survival. Yan. Kasi pag ng abaka, talagang nakakapagod kasi buong katawan mo ay talagang gagalaw. Kung titingnan mo yung naghatak kanina, basang-basa sa pawis yun. Buong araw yung ganun. At ito namang magsabi na magawa ng magtutuksi. Yan, buong araw din siya magganyan. Yan, pag mawala ng pondo, hahakutin niya doon, galing doon sa itaas. Yung iba, dahil papasanin niya dito. Yan, kung malalaki ang abaka namin ito, ito yung standard size. Mas mayroon pang mas higit na malaki dito. Yan. So, ang galing, di ba? So, ito nga pala si Alexander Camanza, anak ni Dabong Indebena. Yan, shout out po di. Shout out daw siya sa shout out. Shout out na ko daw mga kong mga inanak. May ubay na dun mo ba? Yung mga ano daw niya, yung mga tinatawag inaanak. Kasi madalas yung ginakuhang ninong. Iwan ko bakit kaya ginagawang ininong to lagi. Yan. So, balik tayo din kay Makoy. So, sa mga ano dyan, mga chicks dyan na naghahanap ng mabait, yung mga dito lang, Karatig Bayan sa Mindanao, o lalo na ito sa Davao del Sur, hanap kayo yung tao masipag yan. Isa na yan sa masipag na tauhan natin. So, and of course, ito din kung ano na, body niya. Yan is 24 years old. Last one, 25 na yan. Ito naman isa, si Makoy, 15 years old pa lang. So, tingnan nyo na, nagbabanat na ng buto. Yan, so masipag na. Yan, si Makoy. Ah, kapre! Uli na ka? Yan, so simpleng buhay, no? Bundaki. Bantay bitaw karon, so may bagong salta. Yan yung body ng kababata. Yan yung laging tagahakot. So yung may-ari ng Skylab. Si Jeffany Onsal. Nangapi ka ito, pre? Sinang itong bagulbol kaya ako naglaligyag lanot. Brato, eh, ni Baba. Tirada, nagtagduha. Tirada, magtagduha ba? Sayang kayo. Bukto, di mag-practice ko, no? Ah. Yan. 15 taon pa lang yan. Payat pa yan. Eh, ano? Mag-dalawang linggo pa lang yan sa akin. Ito pa ako. Mga isang buwan, dalawang buwan, lalaki ang katawan din ito. So, hindi siya pwedeng paarali ng ALS. Gusto ko sana mag-aral siya ng ALS. Bawal pa kasi sa ALS is kailangan mag 17 years old. Eh, ayaw niya mag-aral sa ano. So, sa kana siguro. Sa ALS na lang. Gusto kasi nito na is laging may pera. Kaya madalas nagtatrabaho ang gusto. Yan. So, kalahin mo no, 15 years old pa. Lakas na na matak ng abaga. So, yan po mga kaibigan. So, ito po ang buhay abaka. Ito tagapaglingkod niyo. Karunungan ng Diyos. AKA Tinut Plus Alerts. Maraming salamat at mapagpalang araw sa ating lahat. At ito po ang dito po kami sa farm ng lola ko. And so, yan. Mga abaka pa yan. May makukuha pa dyan. Hanggang doon. Hindi pa kami umabot sa kalahati. Hashtag Makoy ko to. Hashtag Makoy.
Ayan. Sa mga ano dyan, no? Huwag kayong mga maghanap ng gwapo na hindi marunong magtrabaho. Ito. Ano, simple lang mukha niya, no? Ayan. Pero natatakot ako to kasi mabenta to sa bakla. Joke lang, ha? So hanggang sa muli, mga kaibigan, at mapagpalang araw sa ating lahat.